Usapan natin yung sinasabi ko kanina pang strike, ha? Nasa linya po natin ang National President ng Piston, si Kamodi Floranda. Kamodi, magandang araw po. Hello po, magandang umaga po. Nasaan na po yung grupo po ninyo, Kamodi, ngayon? Sa ngayon ay nandito ako sa Baclaran, dito sa isang lokal natin, at umiikot po tayo. Mm-hmm. At kanina ay galing naman tayo sa monumento. Opo. At ngayon po ay didiretso ako ng sukat at saka ng alabang. Ilan pong jeep ang pinag-uusapan po natin ang nagtigil pasada ngayon, Kamodi? Halos sa pagtitinginan po natin kahapon, opo, ay halos na naka 90% tayo dito sa buong NCR. Opo. At sa ngayon, batay sa ating mga datos na nakukuha, ay almost nasa 70 to 80% na yung parilisasyon sa ating mga nadaanan. 70 to 80%. Ilan po yung kasama po ninyo ngayon sa Tigil Pasada, Kamodi? Sa atin ay halos sa kalakhan ng ating membro. Hindi lamang dito sa NCR, kundi sa buong bansa. Opo. Ay halos nasa 80 to 90 po yung ating mga napalaho. 70,000 po o 80 o 70 lang po? 70 to 80. Opo. 70 to 80 na jeep. 1,000, opo. 70 to 80,000. At saka ang pinag-uusapan natin dito, Kamodi, hanggang buong Pilipinas po ito? Sa buong bansa po 'yan. Oo. At hanggang sa ngayon ay may mga nagaganap na pagkilos sa bahagi po ng Region 6 sa Cebu at sa Sur din Tagalog, sa part po ng Bicol. Oo. At ganun din po sa Bulacan at Pampanga at Baguio City. Opo. Ilang araw po itong Tigil Pasada? Ito na po yung second day, last day na po ba ito? Sa ngayon ay hanggang mamayang hapon, opo, magaganap itong ating pagkilos. At siyempre, magpe-prepare pa rin tayo ng mga susunod na mga pagkilos hanggat hindi dinidinig, hanggat hindi pinakikinggan ng administrasyon ni Bongbong Marcos yung ating pong kahingian. Ang layunin po ng ating pagkilos ay para po doon sa panunumbalik ng 5 taon na ating prangkis at payagan tayo na makapag-renew at makapag-registro ng ating mga public transport, hindi lamang ang jeep, kundi lahat po ng muda ng ating public transport para tuloy-tuloy po yung ating pagsiservisyo sa ating mga mamamayan. Bukas o wala na hong Tigil Pasada? Balik kayo sa Kasada? Wala na biyahe po. Hanggang mamayang maray, mamayang hanggang alas 7 o alas 8 ng gabi, ay matapasamantala nating tatapusin yung ating 2 araw. At siyempre maghahanda pa rin tayo doon sa mga seri ng mga pagkilos. Oh, okay. Doon sa 70 to 80,000 na jeep, ilan po doon ang hindi na rehistrado ng LTO ngayon? Kapag tinignan po natin, ay halos ako sa bahagi po namin, ay nasa almost nasa 5,000 na yung hindi nakakapag-rehistro at gayon din yung tansya ng Manubela, no? Sa membro din nila, ay halos nasa 5,000 to 6,000 na rin ang hindi nakakapag-rehistro. Kahit ang sinasabi nga po namin, ay dapat payagan ng ating ng DOTR, ng LTFRB, na makapag-rehistro. Dahil ang magsasuffer po dito ay hindi lamang ang mga driver at mga operator, kundi mismo yung ating mga commuters. Dahil lalong mahirapan yung ating mga commuters. At siyempre, sa panahon na mawala ang mga traditional of jeepney, ang direct effect niyan ay yung pagtaas ng pamasahe. Na batay nga po sa ilang mga pagdinig natin sa Kongreso at sa Senado, ay hindi bababa sa 30 to 40 yung magiging minimum na pamasahe. Paano pagkakasyahin ng ating mga kapatid na mga manggagawa at ng mga mamamayan yung kanilang kakararampot na kinikita? Linawin lang po natin, isa ho sa requirement ng LTO yung consolidation na pinag-uusapan natin, Kamodi. Apo. Okay. So paano po ito, Kamodi? Parang ayaw naman humatinag ng gobyerno. Paano po ang plano po ninyo sa mga susunod? Tayo ay kahapon ay nag-file ulit tayo ng sulat sa Korte Suprema. Korte Suprema, oo. Bilang follow-up doon sa ating ipinail, ano? Sa ating ipinail noong December at noong April. Opo. Follow-up po yan kasi yung unang final po ninyo, wala pa ang aksyon. Opo. Naghanap ng evidence ang Korte Suprema. Kaya yung mga Senate Resolution na pinirma ng 22 senador at yung board resolution na ginawa ng LTFRB noong April at yung mga ang salaysay ng mga operator ay sinumiti natin sa Korte Suprema kahapon. Kahit o ilang extension na ibigay po sa inyo ng DOTR, hindi po talaga kayo magkoconsolidate na? Sa atin ay hindi naman sa layunin na kung bakit natin ayaw magkonsolidate ang sa atin lang, ay ayaw natin malagay sa langanin yung ating mga operator o mabawas sa mga utang. Kaya naninindigan tayo. Naninindigan tayo sa pananatili ng individual na pangaprangkisa
at individual na pag-aari ng ating mga unit. Meron hong detalye dito na parang kumuha ng aking atensyon. Meron daw hong mga kasama kayo sa nag-i-strike ngayon na dating nag-consolidate tapos nalugi. Ano hong istorya nun? Totoo po yun. Ano, at maraming, actually marami ng corporation at kooperatiba, no? Oo. Na talagang nakiisa ano, mula kahapon sa ating nagaganap na transport strike sapagkat kahit na sila ay naka-corporation o naka-kooperatiba, sila mismo ay hindi rin halos makapag-registro. At pinapahirapan sila ng LTFRB at ng DOTR. Kaya sa atin ay dapat masusing pag-aralan ng LTFRB at ng DOTR ng gobyerno yung kanilang programa na patuloy na sumisil sa karapatan ng mga driver at mga operator. Yun hong sinasabi ko na sumama sa inyo na nag-consolidate. Magkano ho ang lugi niya? At sa ngayon po, halos na nagko-complainer sila dahil minsan ay hindi na sila makapag-uwi ng sapat para sa kanilang pamilya at halos hindi na malayo doon sa mas mababa pa nga yung kanilang naiuwi batay doon sa kanilang sinasabi na halos nakapag-uwi na lang sila ng 150 hanggang 200 pesos dahil doon sa Kuta Base, ano? Kuta Base yung Katangian nangyayari sa kanila. Oo, wala ho kayong letter, wala ho kayong effort para makipag-usap ho sa mga opisyal ng LTFRB o mga opisyal ho ng DOTR? Tayo po ay prepared naman tayo, handa naman tayo kung tayo patatawag, pero ang sa ating nga ay sana ay pag mag-uusap ay mayroong mapagkaisahan. Dahil ang isang nagiging malaking problema, ang laging nagiging tubo ng LTFRB ng DOTR, muli nilang pag-aaralan. Yung programa ng PUBMP. Kaya ibig sabihin yan, kung pag-aaralan pa lang, dapat isuspend din nilang implementation ng kanilang programa. Okay. Ano ho ang mensahe natin sa mga kababayan po nating naapektuhan na hindi ho nakakapasok ng trabaho at mga eskwelahan? Go ahead, Kamodi. Tayo po ay nananawagan sa ating mga commuters, sa ating mga mamamayan, na sana ay maunawaan po nyo kung bakit kami po ay umantong muli sa welga sapagkat ayaw namin na kayo mapahirapan. Kaya sa ilalim po ng modernization program ay kayo po yung magpapasan ng mabigat. Dahil yung sa usapin ng pagtaas ng pamasahe ay paano po natin pagkakasayin yung ating karalampot na kinikita. Ayaw din po natin mawala na tamang nagsiservisyo sa taong bayan kahit na umabot tayo muli hindi sa ganitong pagkilos. Kahit sana ay maunawaan po tayo ng ating mga mamamayan at makiisa sa nagagana pong tigil pasad. Yun. Kamodi, maraming salamat sa oras na binigay niyo sa DWIZ. Ingat po, ingat. Salamat po.